Kabayan, bago ka pumunta ng TUF o kaya ng MVIS, Motor Vehicle Inspection System, eto, pakinggan mo muna mga advice ko at konting tip ko sa'yo. Welcome po sa aking pong channel. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay tungkol po sa TUF. Bago pumunta ng TUF, ano nga ba yung TUF? Yung pong Motor Vehicle Inspection System. Ayan po, unahin po muna natin inspeksyonin ang mga nasa labas na kailangan pong maging tip-top. Yan po ang mga tulad na lang yan. Yung mga side mirror. Kailangan po yan. Gumagana po yan. Walang basag. O yung pong mga railings, yung sa bubong. Kailangan pong mahigpit yan. Yan pong rear windshield. Yung wiper sa likod. Kailangan po buo yan. Ang windshield po, kailangan walang ano yan, basag o lamat. Yan pong wiper, kailangan pong malinis at pulido ang pagkaka-wipe niya doon sa salamin. Para yung vision mo, hindi ma-distract while you are on drive. Kailangan po yan, i-check po ninyo yan. Before, after, or during your drive. Para po maging ligtas kayo sa inyo pong mga paroroonan. Ngayon, pero bago yan, subscribe muna po. Ha? Okay, ngayon naman po, dito naman po tayo sa harap ng sasakyan. So, ang dapat pong chine-check ninyo sa inyong mga sasakyan, yan pong left and right signal lights. Yung hazard. Sana dapat okay yung hazard. Yung blinker. Left and right signal. Dapat po nasa tip-top po yan. Dapat po gumagana yan. Yung headlight. Yung dimmer. Kailangan po gumagana yan. Yung pong fog light. Kailangan na kailangan po yan. Pag foggy o nag-i-snow or nag-uusok ang daan, kailangan nyo po i-switch yan. At yan naman pong hazard na yan ay napaka-importante rin po yan. In case na mabilis ang takbo ninyo, biglang magta-traffic, makapagbigay po kayo ng warning sa likod ninyo na parating. Ang busina dapat gumagana rin. So, dito tayo sa likod. Kailangan gumagana rin yung signal light, yung hazard light, yan, right signal lamp, left signal lamp, lahat po yan, dapat in-inspect ninyo yung sa plate number light. Dalawang bumbilya po yun, pakicheck nyo na rin, dahil isa man lang doon ay sira. Baka doon pa kayo ma-reject sa TUF, kaya inspeksyon ninyo na yung mga bulbs na yan, importante po yan. Plate number, lamps, kaliwat kanan po yan. Inspeksyon natin, minsan yung nasa likod eh, yan naman po ay yung fog light, yung nasa kaliwa po na yan. Fog light po yan. Hindi po masyadong mapapansin dahil maaraw, pero pagka yan po ay foggy sa daan, kitang-kita po yan. Napakaliwanag yan. Yan naman pong nasa kanan na umilaw, yan naman po ay ang reverse light. Yan po ang atras. Ha? Yan po ay ang atras, reverse light. At ito naman po ay ang first aid kit. Kailangan po, hindi po expired to. Kailangan po, according pa rin doon sa date niya. Ito pong early warning device. Kailangan din po yan. Dapat po nasa sakyan yan. Ini-inspect din po ng TUF yan. Yung po ngayon naman po, magtungo po tayo sa loob ng sasakyan at isa-isahin po natin ulit ang mga kailangang inspeksyonin. Kailangan po gumagana yung seat belt, yung brake pedal, yung signal lamp switch, hazard switch. Kailangan po lahat yan, gumagana yan.
At wala pong problema sa OBD, onboard diagnostic system po niya. Kailangan po clear. Ito po ang warning vest in case of emergency. Paglabas po ninyo ng sasakyan. Ngayon naman po sa ilalim tayo ng sasakyan. Ito po ay ang drive shaft or ang brake disc. Yan naman po ang cuff. Yan po ang drive shaft na mahaba na yan. Kailangan po ang cuff ay wala pong damage or leakage ng grasa. Yung shock absorber, wala pong tulo ng langis, ng hydraulic oil. Yan pong stabilizer. Yan pong mga kable at saka yung mga hoses ng brake. Kailangan din pong inspeksyonin yan. Yan naman po ang caliper ng brake. Kailangan din po walang tagas yan. Kailangan po wala pong brake fluid yan. Wala po ritong grasa. Walang langis. Ganyan. Kailangan tuyo. Yung mga tornilyo ng motor cover sa ilalim. Kailangan po walang mga langis. O kaya naman nakabaklas yung tornilyo o umaalog. Kailangan po yan na nakahigpit. Yung cuff po, yung manchete kung tawagin. Kailangan po, walang sira yan, walang butas. Ito naman po ang summer riven, summer tire. Che-checkin po din nyo yan kasi kukontrol din po yan eh. Ngayon naman po, dito po naman po tayo sa loob ng motor. Ang baterya po ay wala pong amag na tinatawag at hindi gumagalaw ang connection. Okay. Dapat yan. Pulido rin yan. Ang brake fluid nasa tamang level. Ang radiator water, fluid ng cooling system hanggang doon sa radiator, hanggang sa makina at siguraduhin pong tama ang coolant na ilalagay po ninyo sa makina. Ngayon naman po ipapakita ko yung suspension ng hood. Kailangan po ayos din po yan. Ngayon naman po ay ang washer. Ito po ang aking nilalagay during winter time. Ito po ang aking pong nilalagay. Kita nyo naman po, minus 25 para hindi po nag-freeze ang inyo pong mga liquid container para po sa washer. At saka pag-spray po ninyo, yung mga iced windshield ay matanggal po kaagad sa pamamagitan po ng washer na ilagay yan sa may cooling system. Baka magkamali kayo, ha? Tignan nyo maigi. Container, ha? Yan po ay para po sa washer ng windshield. Concentrated na po yan. Okay? So, sa ngayon po, yan pa lang muna ang para sa tuff. At ito naman po, ipapakita ko naman po sa inyo ay ang plakete or sticker na nandun po sa plate number sa likod ng kotse. Mapapansin po ninyo, may kulay po ito, kulay yellow. Ito pong yelong ito ay para sa year 2021. Next year po yan, kulay brown. Ito pong mga taon, 2023, pink. And then, green. At pabalik-balik din po yan. Ito naman po ang rehistro ng kotse. So, mag-expire po ang TUF ng August 2021. Kaya kailangan, July, ready na ako. So, mga kabayan, bago po natin wakasan ang ating pong ipinakita sa inyo tungkol po sa TUF, bago po kayo magpunta sa TUF, sana po napakinggan ninyo at naintindihan ninyo yung aking pong konting share sa inyo. Kasi based lamang po yun sa ating pong experience at medyo nakakalam po tayo ng konti, kaya ibinibigay ko rin po sa inyo ang mga tips bago po kayo magpunta, dahil ayoko naman pong masayang po ang inyong pong mga lakad o kaya naman masayang po ang inyong pera at hindi po pumasa ang inyong pong mga sasakyan pagdating po sa TUF dahil lamang po sa mga maliliit na inspeksyon. So, pagka sira na po ang manchete, yung pinakang cuff, yung rubber po sa ilalim ng sasakyan, huwag na po ninyong ituloy. Sigurado pong hindi po papasa ang inyong sasakyan sa TUF.
Pagka po may kulang na mga ilaw, huwag na rin po ninyong ituloy. Palitan nyo muna bago kayo magpunta ng TUF. Yung mga sinabi ko po, importante po yun. Kailangan po yung mga first aid kit, yung mga warning devices, yung mga warning jackets, inuulit ko po. Importante po yan sa TUF, yung pong MVIS. Kung sakali naman po na hindi pumasa ang inyo pong sasakyan, pababalikin po kayo within the period of 4 weeks. Pababalikin po kayo para po i-re-examine ulit yung ano po ninyo, yung sasakyan po ninyo, pero hindi na po kayo magbabayad nung binayad ninyo sa TUF. Kung ang TUF po ay let's say for example 80 euro, so ang babayaran niyo ho sa susunod, sa pangalawang examination ng inyo pong sasakyan ay 40 na lamang po. Ngayon po yung merong pong kasabay po ng TUF nung hauptuntersukong ng general inspection, kasabay po nun ay ang AU. Sa Germany po yun, Abgasuntersuchung. AU ay ito po yung emission control system. Halos pinagsasabay na po yung inspection na yan. The general inspection at saka yung emission control system. Sabay na po yan. I think sa napapanood kong mga vlog sa Pilipinas, mandatory na po ang TUF or yung MVIS. Ito pong TUF na nandito po sa Germany, matagal na po to. We are in the home of technology. Kaya naman ginagawa nila ang lahat ng paraan para po maging ligtas tayo sa ating pong pagmamaneho on the road. Magmula po sa gulong, magmula po sa bearing, magmula po sa mga ilaw, yan po ay ini-inspect nila. Kaya advice ko lang po, inspection po muna para walang hassle pagdating sa inspection sa TUF. Okay? Salamat po. Subscribe po kayo. Sige na po. Okay. Bye-bye.